kala ko tama yun. Basta mahal namin isa't isa. You know, sinubukan ko pang i-save yung relationship namin. Lumuhod ako sa harapan niya. Lahat ginawa ko. Pero wala na talaga. Then one night, ito hindi ko ito makakalimutan. Sabihin nyo nga, trust God in your trials. You know, ang problema, bro, ang mga trials, parang ulan yan. Eh. Alam mo yun, kahit mabuti, masama ka, lahat tayo, walang excuse, tatamaan ng problema. Yes? Hindi natin pwedeng iwasan yun. Lahat tayo qualified magkaroon ng problema. But here's my question. Do you trust God when you have crisis? Yes? Parang daling sabihin, pero ang hirap gawin, di ba? Alam niyo, ako mismo, kahit ako na nagpipreach, minsan pag may problema, parang minsan may doubt ka, minsan nagkakaroon pa rin ng fear eh. Tama? You know, many years ago, yung ex ko, nung ako naghiwalay, nag-cause yun ng isang one terrible fight na yun na yung nagtumuldok ng lahat eh. Parang, yun na yung tumapos. And you know, our relationship started sweet but had a bitter ending. Classmate ko siya nung I was in nursing school. Then after 2 years of our relationship, I got her pregnant and that time we are about to graduate in nursing. Yes, dalawa po naging diploma ko nun. Alam ko parang ginajudge niyo ako sa mga mata niyo, di ba? Huwag niyo po ako i-judge, di ba? Maaga ako lumande, parang ganun eh. Diba? Nung alam nyo kung kailan nalaman ng mga magulang ko na magkakaroon na sila ng apo? Alam nyo kailan? Tanong niyo sa akin, kailan? Nung nandun na siya sa delivery, manganak na. Natago ko ng 9 months sa magulang ko na magkakapo na sila. Grabe, diba? Ganun ako kaduwa, ganun ako kairresponsable ng mga time na yun. Ang hirap, grabe. Then after that, after niya mga anak, nag-live-in kami. And ano yung expect niyo? 2 and young, immature individual nagsama sa isang bubong. And we had an unhealthy, filthy, fish relationship. It became toxic for both of us. We're living in sin. We're living in sin. Nag-live-in kami. Pero hindi ko na-realize yung mga time na yun. Kasi for me, kala ko tama yun. Basta mahal namin isa't isa. You know, sinubukan ko pang i-save yung relationship namin. Lumuhod ako sa harapan niya. Lahat ginawa ko. Pero wala na talaga. Then one night, ito hindi ko ito makakalimutan eh. Itong experience na ito. Nung tawag ako ng tawag sa kanya, kasi hindi niya na sinasagot yung mga tawag ko, tawag ako ng tawag sa kanya. Then one night, meron sumagot. Boses ng isang lalaki. Ang sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko, sino to? Tapos sabi niya, asawa niya to, huwag muna kaming guluhin. Parang, boom! Parang sinapak eh. Alam niyo, parang nag-slow mo yung paligid mo. At nung time yun, parang binuhusang ng malamig na tubig. At hindi ko alam gagawin ko, nanginginig ako. At di ko, alam niyo, bigla na lang tumutuloy yung mga luha ko. Hindi ko na alam gagawin ko. At nung time na yun, isa na lang gusto kong gawin. Tanong niyo sa akin, ano? Magpakamatay na. Alam niyo yun, nung oras na yung ginawa ko, pumasok ko sa kwarto, kumuha ko ng knife. Buti na lang nakita ko ng kapatid ko. Buti na lang. Kasi masakit yun, di ba? And then, nagapan, and then, yun, yung tipo na every night I cried, naranasan niyo, sino dito yung kaka-break lang? Meron ba? Tumatawa siya. Pero, di ba yung tipo na makakatulog ka na lang dahil kakaiyak? Makakatulog ka na lang dahil pagod ka nang umiyak. Alam niyo, suki-suki sa akin ng love radio si Papa Jack. Palagi ko nakikinig yung advice niya nun. Tapos mas lalo tumitindi yung sakit eh. That time, I'm working as a nurse sa isang private hospital. And ano yung expect niyo, hindi na ako makapag-function ng mabuti. Alam niyo yung tipo na mali-mali na yung ginagawa ko, yung gamot,
pang ano yung panglagnat, magbibigay ko gamot pang diarrhea. Grabe, kaya yung pasyente constipated. Kaya ano yung ginawa, nung may araw ng hospital, tinanggal ako. Imagine, wala ka ng love life, nawalan ka pa ng career, yung kakarambot mong sweldo, nawala pa. Alam nyo, ano natira sa akin? Talagin sa akin, ano? Pagiging pogi ko na. Jokin. Alam na, jokin. Kaya tumawa eh. So sabihin ko sa akin, hindi kayo tumawa, jokin. Ano nyo, awang-awa ako sa anak noon dahil hindi niya deserve na magkaroon ng isang broken family. Kaya nung tayo nisang tinatanong si Lord, bakit? Bakit mo inayaan mangyari yun? Alam nyo, tanong ako ng tanong sa kanya, first time ko nagtanong sa kanya ng gano'n. Alam nyo, first time ko rin na-experience that God spoke to my heart. First time. Diyos, hindi yung bumaba yung dyan sa harapan ko, sinabi niya, Adrian, hindi gano'n ha. It was an impression. Impression, hindi mo alam kung saan ang galing yun. Alam yung sabi niya, Adrian, huwag ka nang umiyak. Ako nang bahala sa'yo. Alam niyo, nung time na yun, pag may problema, wala na akong magagawa eh. Nawala na lahat. Ang tanging magagawa ko na lang is magtiwala sa Diyos. Yes? Alam niyo, pag tayo may problema, pag nawala na lahat sa inyo, ang tanging magagawa niyo na lang is magtiwala sa Diyos. Yes? You know, I experienced pruning. Sabi niyo nga, pruning. Alam niyo yung pruning? Hindi ito yung parang na babaliw, pruning yun, di ba? Pruning! Pruning is ginagawa ito ng farmers. Di ba? May pinuputol ang farmers na isang branch na kung alam niyan, kung yung branch na yun is na kaya parang hindi nagiging sagabal to para mag-spread yung nutrient doon sa halaman. So tatanggalin niya yun para mas manourish yung halaman, para mas lumaki. You know, in life, ganun din eh. God is like a farmer. Kung meron siya nakikita sa buhay mo na hindi na nakakatulong sa'yo, ipuprune ka niya. Kasi yun ang reason bakit hindi dumadaloy ang blessing sa buhay mo. Pwedeng sa bagay, sa pera, sa isang tao, or even sin. Alam niyo, tinanggal ng Diyos yung tao na yun kasi alam niya na hindi na yung makakabuti sa akin. Parang naramdam ko, God says, I have a better plan for you, Adrian. That's it. I hope na the blessed at na-inspire ka sa aking video talk. At make sure na mag-leave ka ng comment sa baba ng video na to. And if you want more tips and inspiration from me, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. At pakilike na rin aking page, Brother Adrian Milag. At kung sa YouTube mo to pinapanood, please subscribe at pakiclick yung bell button sa baba ng video na to para lagi ka updated sa mga vlogs na i-upload ko. Okay, so this been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Bye!